live na rin ako. Alright. Good morning! Inaayahan ko po yung mga tao na sa baba na tayo umakyat po para tayo yung magsimula na sa ating pagsamba sa umaga nito. On behalf of our church, Light of the Mountain Church of Nazarene, magandang umaga po sa inyo. A blessed and good Sunday morning sa atin. At dahil Sunday ngayon, ano bang meron ngayong pag-Sunday, di ba? It's the day of the Lord. At dahil the day of the Lord, anong kailangan gawin? Magsimba or mag-worship sa ating Panginoong Jesus. Excited po ba tayong bigyan papuri at pagsamba ang ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Again, a blessed and good morning po sa ating lahat, sa mga nandito sa ating simbahan. Ganun din po sa mga nanonood sa atin sa FB Live at later sa ating recording po sa YouTube. Ay magandang umaga po sa inyong lahat. Inyayayaan ko po kayong tumayo at tumayo at pumunta dito sa taas, yung mga nasa baba, para po tayo ay magsamba sa ating Panginoon. Tayo na po tayo. Yung mga nandito po sa taas, tumayo na po tayo. Tayo po ay magsisimula na sa ating pagsamba sa umagang ito. Again, yung mga nasa baba po, ay inaayayaan ko pong umakyat sa umagang ito para tayo, kasi masyadong malamig sa taas. Kaya inaayaan po namin yung nandun sa baba, kung naririnig nyo man ako, ay umakyat po dito sa taas. Kasi masyadong malamig. Kailangan natin ng medyo mga body contacts na medyo para uminit-init ng konti. Alright? Again, ako po si Pastor Michael Diva at tayo po ay sasamba sa umagang ito. Let us sing some songs of praise to the Lord. Let us sing, ano ba muna natin dyan? Langit ang nararamdaman. Pwede ba yung mahal na mahal na lang muna? Unahin natin yung mahal na mahal. Alright? Mahal na mahal. Mahal na mahal kita bagimu. Mahal na mahal kita bagimu. Kailan may kita'y pagpabalik. Pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita bagimu. Mahal na mahal kita bagimu. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita bagimu. Kailan may di kita'y pagpapalit. Pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita bagimu. Habang buhay! Habang buhay! Pagpupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa iyo habang buhay. Papuri ko sa iyo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kita Panginoon, kailan may kita'y pagpabalik, pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita Panginoon. Mahal na mahal! Mahal na mahal kita Panginoon, mahal na mahal. Mahal kita Panginoon. Kailan may kita'y pagpabalik. Pagkat sa tingin mo'y langit. Mahal na mahal kita Panginoon. Mahal na mahal kita Panginoon. Mahal na mahal kita Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Panginoong Jesus. Tunay nga na mahal ka namin. Lord, you were our first love.
At maraming salamat, Panginoon, dahil sa pag-ibig na binigay mo sa amin, na kahit kami ay makasalanan at unworthy, you still choose to love us, to save us from our sins. Lord, thank you for that unending love, for that precious blood of Christ, for the grace, mercy, and love, and for the forgiveness of sin that you have given unto us. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga, mahal ka namin, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging tunay at tapat sa pagsamba namin sa inyo. Hallelujah, hallelujah. At sing, langit ang aking nararama. Diyos sa buhay mo ito, ang kagalakan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ito lamang ang pupurin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yo maihahambing, ang awit ko'y iyong bibig. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pag sa'yo'y sumasamba, Diyos sa buhay mo ito, ang kagalakan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurin. Pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yo maihahambing, ang awit ko'y iyong bibig. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko ay kumisigla. Pag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Pag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba, ang aking nais na di kain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais na di kain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitipok ika'y parangalan. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lang, mahal Jesus. Pusong dalisay
ang aking nahain. Dali ka ibuotod para sa aking pusong dalisa. Ang aking nahain. Dali ka ibuotod para sa aking isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alilangan. Isang pusong ininitipong ika'y parang alan. Ando ko'y pagpupunin sa'yo lamang. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alilangan. Isang pusong ipinitipon, ika'y parang alan. Ando ko'y papupuni sa'yo lamang. Awit ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Awit ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Lord Jesus, thank you for everything that is happening in our lives, the good and the bad. For the bad, Lord, sometimes we don't understand why it happened, why it need to happen, and why us. We don't understand it, but we will trust you, and we will put our faith in you. And for the things that are blessing to us, Lord, help us to be humble para hindi kami maging arrogant, Panginoon, so that we may not take it you for granted, Lord. Lord, bless our heart. Because we are weak, Lord. Tao lang kami, madaling masaktan, may limitations, madaling magalit, madali kaming emotional, Panginoon. And sometimes our emotion cannot be in check, kaya nag-outburst kami. Lord, we are weak. We are weak physically. We are weak emotionally. We are weak mentally. We are weak financially. And sometimes, and yes, we are weak spiritually. That's why we need you, Lord, to be with us, Lord. To strengthen us from the inside out so that Satan cannot take a foothold into our lives, into our church, into our business, into our studies, into our family, into our neighbors, and into our lives, Panginoon. Lord, may you take the center stage, Panginoon, as we give you glory, honor, and praise, and worship you in spirit and truth, because you deserve to be worshipped and adored. Lord, bless our worship, bless our hearts, bless our studies, bless our school, bless our work, bless our ministry, bless our businesses, bless us so that we can be a blessing to others as well. We love you, Lord Jesus. In Jesus' name. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinangan. Isang pusong itinitipo, ika'y parang alam. Ando ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisa ang aming nahi. Dali ka imutos para sa akin. Pusong dalisa ang aking nahi. Dali ka imutos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal.
isang pusong sa'yo'y wala alilangan. Isang pusong ipinitipong ika'y parangalan. Ando ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ando ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. In Jesus' name, Lord, we pray. Hallelujah. Amen. Let us give an offering clap to the Lord. Hallelujah. God is good. And all the time. Hallelujah. May you you may be seated. Remain standing, but our scripture reading for the day is found in the book of James, chapter 5, verses 7 to 12. Patience in suffering. Be patient then, brothers, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, and how patient he is for the autumn and spring rains. You too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Don't grumble against each other, brothers, or you will be judged. The judge is standing at the door. Brothers, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. As you know, we considered blessed those who have persevered. We have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Above all, my brothers, do not swear, not by heaven or by earth or by anything else. Let your yes be yes and your no, no, or you will be condemned. This is the word of the Lord. Hello, Mike. Okay, good morning po at ang araw na ito ay araw ng Linggo at naalala natin ang Panginoon sa ating buhay sapagkat without God, is lahat ay empty o lahat ay hindi maganda ba na walang Panginoon, no? Because we came from God who created us. So it is always good to always remember our Lord at ang linggong ito ay ating kapahingahan. So, nabasa natin ang James. Ito ay pagpapatuloy or the continuation of the series ng James. At si James ay napaka-practical at magaganda ang kanyang mga paalala patungkol sa life of a Christian. Although, alam ni James na hindi madali ang mamuhay sa pagiging Christian o lalo na sa pagiging matuwid. Because all of us can be fall and short sa kanyang glory. Kaya it's really difficult
No? Ang nagpapahirap sa atin ay yung bagay na nagagawa nating mali ba? So, yun yung mga instances that somehow it is difficult to live. Lalo na pagka ayaw natin ano na yung gusto natin ay hindi mangyari or ayaw natin nangyayari. So, it is very ironic to always say, no, that life is beautiful and to be a Christian is beautiful, pero mahirap ang mamuhay sa ganong kaantas. Pero we tried in a sense that there is a grace that we understand dahil sa biyaya, tayo ay naitatama, naikokorek, ini-improve, at hinahasa ayon sa salita na maari ay magdudulot sa atin ng magandang filosofiya at magandang kaisipan upang tayo'y mamuhay in accordance to sa layunin ng ating Panginoon. But this time, ay pag-usapan natin ang James 5:12, no? Another text kung saan most Christians were challenged by different things, no? At araw-araw, maraming pagsubok. Hindi ko alam kung maganda gising nyo ngayon, no? O nakakangiti ba kayo? O kayo ba'y pagod? Kayo ba ay nadismaya? Kayo ba ay maganda ba ang araw nyo? Because sometimes life is moody. Pag sinabi mong moody, paiba-iba, pabago-bago. And sometimes you don't understand yourself, no? Dahil sa dami ng mga eksena, dami mga nakikita, dami mga troubles that surrounded us. And it keeps us, you know, pushing to the limits. So marami, iba-ibang mga pangyayari, events of life that somehow challenge us, you know, whether doing good or obwisit ka or you felt very good, no? So, yan ang buhay, no? At ang pinaka-essence ng pagiging Christians at tinuro ni James ay magkaroon tayong yung salita na patience. Ang tanong doon ay meron ba tayong patience? Kasi yun ang tanong eh. Meron ka bang pasensya? Gaano ba ka lawak ang iyong pasensya? Paano ka nasusubok sa iyong pasensya? So, ang sinabi ng Bible, long suffering. Can you suffer long? We said that we are a model, we are light to the world. And yet, we are dark in our environment. And so somehow these things are realities that nobody escape. But we don't have a choice but to face it, whether you like it or not. Dahil tayo din ang gumagawa ng mga bagay na maaring makakatisod, maaring makakabuti, o makakasama. Alam niyo po, si isa sa mga favorite philosopher ko in my life, when we talk about philosophy, is I like this man, Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard ay isang tanyag at kilala sa Europe, sa Amerika, in all parts of the world, ang kanyang mga sinulat na libro. At maging ang mga estudyante o eskwelahan ay ginagamit yung textbook ni Soren Kierkegaard when we talk about philosophy. So, ngayon ay susubukin natin ang salitang patience, no? Kasi ang patience ay hindi po hindi lamang sa isang circumstances, but ang patience ay it should be
sa lahat, no? It is a general term that it is applicable in all contexts. No? Kahit saan ka mang sulok ng mundo, ay andoon ang salitang patience, no? At lalo na sa buhay Kristiyano. And that's why James is always emphasizing the word patience, lalo na sa mga Christians, na maging mapagpasensya. Oh, pero let's see. Ah, nabasa naman natin kanilang text. Then the title I have here is Patience in All Challenges. No? Kasi ang point dito, maraming mga challenges na dumarating, lalo na sa panahon na itong moderno at mabilis na what I call fast-facing change ay talaga ang hirap i-control. Ibig sabihin, talagang mabilis ang pagbabago sa panahon na ito. Napakabilis. At nawawala na talaga yung connection. No? Pag when I say connection, yung mga naka-connect ka ba sa mga lola, lolo, mother, you know, yung mga generations ba, mayroon na siyang gap, no? Hindi na siya nakakonekta, napag-iwanan na ang mga lola, no? Pero ang lola, matindi na ngayon kasi marunong na rin mag-selfie, no? At kuminsan, addicted pa, no? Oh, ayan ang totoo, dahil sa impluensya ng teknolohiya, ay ang dami ngayon na addict, lalo na sa Facebook. No? Walang magawa sa buhay, kundi tumingin ng Facebook. Yan, yan ang naidudulot. Pero tingnan natin kung anong mga paalala na meron na binabahagi si James sa atin. Sabi niya, when you talk about patience, no? It's not measuring. Wala pong tinatawag na measurement ang patience. Okay? Because sa metaphorical or na ginamit ni James ay yung farmer. At ang farmer, kailangan mag-antay siya ng kanyang aanihin within 3 to 6 months. Depende kung anong klaseng itinanim mo. Tama ba? But 3 months kang mag-antay, aalagaan mo yun. Proteksyonan mo pa yun against sa mga insekto and those things. Kasi may mga, kung kayo ay farmer, bagay, hindi ko alam kung naranasan nyo tumira sa bundok. Kasi ako ay tumira sa bundok, no? Na kompleto ang hayop, no? At may palayan, may mga kung ano-ano. So I was assigned in a mountain, no? Na merong mga palayan, kompleto mga hayop, ha? May kalabaw, may baka, those things, no? May pato, ha? At nagpapaitlog pa ako ng mga ganon. Okay? So, those things I witness in life at alam ko medyo matagal. No? At so, ang metaphorical na ginamit ni James for you, for us to understand yung pag-emphasize ng patience. At sabi niya, kailangan maging matyaga, mapasensya tayo sapagkat ang Panginoon ay darating. No? Pero ang taong walang pasensya ay laging talo. Okay, ulitin ko po, no? Ang taong walang pasensya is always a loser. If you cannot you know, control yourself and things in all environment na kinararoonan at kinabibilangan natin, ay kung tayo ibibigay, tayo ang talo. Yan. Yan ang totoo talaga. Kaya, kailangan pagtibayin talaga ang pasensya because it is part of the fruit of the Spirit na binanggit ng Galatians according to Paul. So dito, sabi niya, paalala ni James, sa lahat ng mga mananampalataya, maging matyaga, magpasensya, maging matatag sa mga challenges ng buhay sapagkat alam natin na kinabukasan or the other years around ay iba-ibang challenges ang hamon ng buhay ang dumarating. Yun po ang totoo.
Maraming challenges o maraming hamon sa buhay ang ating mararanasan. Okay? But later on. And then, it's not only the farm, but of course, yung idea na mayroong kang tibay, no? That you are willing to wait no matter what happened at merong kang confidence na galing sa Panginoon ng mga bagay na yan. At kailangan natin ng Panginoon dyan. Kasi kung wala ang Panginoon, you cannot contain, hindi mo masusustain ang pagiging magpasensya. Oh, kaya nga, kailangan mo ng grasa ng Diyos upang tulungan tayo, upang matutunan natin kung paano magpahaba ng tinatawag nating pasensya. Or in other colloquial term, gaano ba kahaba ang iyong PC? Oh. Oh, kumbaga sa accounting term, ginagamit din nila 'yan. No. Oh. So, those things ay dapat nagiging matatag dapat ang mga mananampalataya dito, lalo na sa hamon ng buhay, no? Because iniikaya tayo ni James na manatili sa attitude of patience habang tayo ay humaharap sa iba't ibang klase ng hamon ng buhay. Yun ang totoo. And the key point here na gustong makita ni James sa atin habang nararanasan doon natin ang hamon ng buhay, let us always keep improving. Dapat, you know, kung may mga pagkakamali, dapat matuto naman tayong matuto sa buhay. Hindi po pwede na paulit-ulit na lang. Di ba, nakakadismaya din ang madalas na salitang paulit-ulit na lang. Di ba? So, kailangan sa buhay ay totoo na hindi naman tayo perfect, nagkakamali ka, pero dapat meron kang natututunan. Tama ba? So, improving is a room na yun ang grace ng Panginoon na binibigay sa atin upang lahat natin ay matutunan at mag-improve. And of course, nandoon yung justice ng Panginoon, dahil ang kanyang habag ay nagbibigay ng awa sa atin upang tayo ay makagawa ng tama. Okay? That's very important doon sa nais ni James. And dito, gusto kong i-emphasize sa inyo, ayon kay Soren Kierkegaard, my favorite philosopher, among philosophers. Sabi niya, ang buhay daw, ito, life is not a problem to be resolved, but a reality to be experienced. Totoo po ito. Na totoo na part yan, yung problema, ay dapat, ay yan ang katotohanan na dapat natin talaga, nararanasan talaga yan ng buong tao. Tama ba? Na dapat ay maintindihan natin na not all problems can be resolved. May mga bagay na beyond our capacity. May mga bagay na beyond our, you know, sa ating kakayanan, our strength. May mga bagay na only God knows the right answer. Kung minsan pa nga, confused ka pa, nalilito ka. Kung minsan, hindi mo na alam ang tama't gagawin pagka marami ka nang iniisip. Minsan, nalilito ka na. Di ba? But always think about a reality na nararanasan mo o nadanas mo na. Okay? And somehow, that will help to understand life because of your experience. Dahil kung hindi natin naranasan ito, then paano natin ito maunawaan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa atin kung hindi mo naranasan. Okay? That's why, maganda naman yung sinasabi ni Soren Kierkegaard, no? That life is not a problem to be resolved. Eh, may mga bagay na limitado lang tayo, no? Kung hindi natin kaya, give it to God, no? Because may bukas pa. May gulong pa, di ba? Gulong ng palad, sabi nila. Buti sana kung ang gulong hindi tumatakbo. Oh. Kaya nga, kung hindi mo kayang i-resolve, then leave it to God. Bakit ka magpapa-stress? Di ba? Oh, bakit ka magpapakahirap?
naintindihin ang mga bagay na hindi mo nga maintindihan. Tapos, litong-lito ka na, pinipilit mo pa rin intindihin. Sasabog ang memory mo. Okay? Unless na lang, kagaya ka ng USB that you can store kung ilang gigabytes ang kaya mong i-store. Hindi naman tayo computer. Okay? We are just a human created by God. Okay? So, magpasalamat tayo na nararanasan natin ang mga bagay, lalo na ang mga may hirap na challenges na buhay. And learn to appreciate and learn na matutunan ang mga bagay na yan. Kasi yan ang magtuturo sa atin ng tama. Okay? So, in definition, patience means something that is a calm endurance. Yung kalmado ka pa rin. Nakita na ba kayo ng tao na kahit anong hirap ng buhay, kalmado pa rin siya? Meron pa bang ganong tao na very calm? Kahit inaaway mo na, kalmado pa rin? Meron ba ganon? Ha? Sobra naman kayo. Ha? Oo. Oh. Yung mga tahimik, pero sa loob ang kulo. Nako, delikado yun. Ha? Yung mo tumatahimik, delikado yun. Mas maganda pa yung nagsasalita, nagalit. At least nailabas. Pero yung mga nasa loob ang kulo, baka tirahin ka nun. Ha? Oo. Oo. Yung calm, it's like, pupunta ka sa isang punt, may mga isang lugar ng ang ambiance mo green. You know, makikita mo ang ganda. Ambiance, you feel calm. You know, you feel at peace. Those things. Sabi niya dito, is a calm endurance based on the certain knowledge that God is in control. Something that, you know, you understand who God is in your life. Kasi kung alam mo, kilala mo ang Diyos, therefore, hindi mo ko-questionin ang buhay. Because from the very beginning, you understand who God is. Ibig sabihin, sa tagal, naunawaan mo ang ating Panginoon. Kung naunawaan mo ang Panginoon, naunawaan mong salita niya, and then therefore, lahat ng bagay ay nakokontrol. Because the Word of God reflects who God is in our life. Yun. Kaya nga, mahirap yung sasabihin ng mga tao, yung mga mahilig dyan manghugot, yung bang sasabihin na, oy, nagsasalita yan sa harapan ng Panginoon, pero ang buhay niya, ang pangit. Oh, di ba, masakit yun? Oh. So you are preaching, and yet you are eating your words. Ha? So, hindi maganda, di ba? Sabi nila, oh, nagsasalita siya ng mga magaganda. Ngunit ang buhay niya, hindi maganda. Oh. So, nawawala ang confidence mo ngayon. So, you began to think and you began to doubt. You know? That's why it's very dangerous nowadays. Ang isip ng tao ngayon, mabilis sumabog. Pero nung mga panahong 80s, 90s, okay pa eh. Di ba? Mga lola. Di ba? Medyo kontrolado pa at meron pa kayong tinatawag nito. Yung hindi pa bukas ang innocence ng lahat. Eh ngayon, malala na, bukas na bukas. Oh, madali ka na makabasa sa kaisipan at kaisipan ng tao because there's no more innocence. Everybody revealed. So, ayan ang sinasabi ng definition ng patience. Kung meron ka nito, and therefore you understand the word patience. At ginagamit, nagpapagamit ka sa Panginoon. No? So, to make it to understand paano nakakatulong at paano tayo makaka, you know, yung bang sinasabi ko nga na hindi lahat tayo ay mayroong patience. But sinasabi ni James, in the course of time, pwede mong i-develop at i-improve upang sa ating pamumuhay ay magamit at ma-embrace natin ang salitang patience. And I think there are
reasons that somehow helping us to improve life na magkaroon tayo ng patience sa ating kapwa at sa mga pangyayari sa buhay. Okay? So, how that help us? Number one, encourage to be patient in all challenges. Meaning to say, may mga bagay na hinahamon talaga, no? At kuminsan, kung anong sinasabi mo, yun din ang natsa-challenge sa buhay mo, eh. No? Kuminsan nga, if I preach about patience, and then later on, matetest na ako. Yan. Oh, kaya lang, atutunan ko sa buhay ko to handle tolerance. Alam mo, tolerance is another word for patience. Sa military term kasi ang tolerance, no? Na marunong kang mag-control, no? Eh, yan ang mga natutunan ko na marunong ako mag-control ng galit, pero somehow pagka talagang itinest mo, ay talagang sasabog yun. At mahirap kung ang galit ay sumabog, no? Nagagawa mo yung mga bagay na hindi mo kanais-nais. Kaya napapanood ko yung tulpo, alam mo, marami akong nakikitang mga nangyayaring events sa show ni Tulfo, yung mga nakakapatay, dahil sa galit, no? Nagagawa nila yung mga, kaya mahirap pala. So, in order to understand and to be encouraged, I think kailangan may practice mo yung salitang mindfulness. This is a modern term na concept for a new at modern. Being mindfulness, meaning to say, yung pagiging open ka, no, na unawain ang mga bawat pangyayari. Kailangan lang nating intindihin yung mga tao, hindi ka intindi. Nakuha niyo pa yung ibig sabihin? May mga tao talaga na ang hirap intindihin. No? May mga tao na ilang beses mo lang pagalitan, wala pa rin. Di ba? May mga tao na gusto mong pagsabihan, hindi pa rin natuto. Itinuruan mo pa, ayaw pa rin. Oh, hanggang sa ikaw na lang magagalit, no? So, being mindfulness is being open and marunong kang umunawa. Madali kang maka-catch. Yun. Yung bukas ka sa lahat ng reality. Yan ang salitang mindfulness. No? Kaya yung word na yan, napakaganda yung konsepto na yan na galing din sa Bible. Yung salitang mindfulness ay sinulat ni David sa Psalms. To be mindfulness. So, yan ang mga bagay na pwede nating gawin. Oh, para ma-encourage natin ang ating sarili na maging patience sa lahat ng mga events o pangyayari ng buhay na nagaganap sa ating mga paligid. No? Kaya dito, sinusubukan ko maging mindfulness. No? Kahit pangit, maganda. Minsan, sinapsychologize ko na lang ang tao. Oh, para lang, you know, you turn it for good. Kaya sabi kasi sa salita ng Panginoon, yung bad, gawin mong mabuti. Yan ang sinabi. So, having said this, mas maganda na i-practice natin ito. Kasi ito ay nakakabuti sa ating pag-iisip. Ang merong mindfulness or mindful mind. No? So, ito yung mga nagpapakita ng pagkaunawa. No? And then, another thing to put in our practice is yung salitang marunong ka mag-embrace ng mga circumstances. Dati kasi, nagagalit talaga ako sa, ano, yung mga, sa krami kasi ganito. Sa krami, napaka-disiplin ng tao. Pag sinabing ito'y daanan, kailangan huminto ka. Tapos pag sinabing 10 ano lang, yung takbo mo, kailangan yun lang ang takbo mo. Kasi huhulihin ka talaga doon sa loob ng krami.
Ngayon, natutunan ko. Ngayon, paglabas ko sa labas, makikita ko lahat ng tao pasaway. Kaya kung minsan, sabi ko, kinukumpara ko, nakukumpara. Pag kinumpara ko, ang layo talaga. So kahit anong gawin kong isipin, ay talaga may stress ako. Dahil ang dami talagang pasaway. Ang ginawa ko, I have to adjust it. Adjust na at tanggapin ko na lang kung ano yung talagang totoo, ganito talaga Pinoy. So, kaya nung nagda-drive na ako, natutunan ko, dati kasi hindi ako yung bang aggressive. Eh ngayon, dahil no choice ako, kundi may iwanan talaga, malilit ako. Kailangan maging aggressive driving na ako. Importante lang sa akin, alam ko ang batas. Pangalawa, alam ko yung not only batas, yung control, at siyempre, yung pag-iingat, kailangan kasama yun. No? And so, that's why, on that things, sige na lang, wala akong magagawa kasi ako lang ang may discipline, di lahat kayo, hindi, di kawawa naman ako, nilamon lang ako ng sistema. Oh. Pero it doesn't mean that ako ay pasaway. Ang aking concern lang ay kaysa ma-stress ka, then therefore, you have to adjust it. Kung hindi, ikaw ang talo. Yeah? And then, have the spirit of tolerance. Lalo na yung mga uncomfortable. Bawa, may mga tao na may mga lugar na uncomfortable ka. Hindi ka, you know, hindi ka mapalagay. So, dyan mo ma-exercise ang pagiging tolerance. And then, try also to listen to others. Kasi may mga tao na may magagandang sasabihin na somehow it will help you know, nakaka-motivate. So, yan yung mga bagay na kailangan nating intindihin. And then, kapag may mga mabilisan, naroon din yung bagay na you learn to slow down sometimes. Kaya ang ginagawa ko na lang, kaysa sa mga maingay na environment, I'd rather choose to be silent. And nahilig po akong makinig ng mga music. Kasi music, I believe, it helps your, you know, nakakagaan. Yung mga musician dito, nakakagaan ng, ano, tawag yun, ng pakiramdam, di ba? Oo. So, instead na magpapekto ako sa mga ingay, I rather choose to not at makinig na lang ng mga magagandang bagay. Kasi, the more I listen, the more that I learn and I began to understand and become patient at all times. Pero napakahirap, but you have to encourage yourself to always be patient sa lahat ng gagawin ninyo. Huwag tayo magmadali because may mga nakalaan at nakatakdang oras ang Panginoon sa bawat events ng ating buhay. In Christian life, is not easy. As I've said, marami kang araw-araw na iba-ibang events na pwede mong maranasan. At yan ay talagang susubukin ka at ang hirap. Kaya nga, sabi ko, kung you learn to practice these things, then it helps you to be motivated in sa lahat ng ating ginagawa. And then the other thing that I can see in this text is nabanggit sa verse 9, no? Ang pinaka-problema ng tao, mahilig mag-grumble. Ang mga Kristiyano, mahilig yan mag-grumble. Mag-ingay. Nagagalit. Yung temperance na susubok. And in verse 9, there's an instruction, no? Na kapag may mga pagsubok sa buhay, ay dapat ang sabi ni James, lalo na sa mga Kristiyano, ay huwag tayong mag-grumble. It's a very good advice from the text, verse 9, na yung mahilig mag-complain. You know? Sabi ko nga, mas maganda na lang na pag instead of complain, mas maganda sabihin mo na lang sa kapwa mo.
Bro, I think nakapark ka na mali. I think. It's better to be sometimes subjective, but sometimes objective. Kailangan yung dalawang bagay na yan ay alam natin kung paano gamitin ang salitang subjective and also objective. Yung subjective, medyo personal. Pag sinabi mong objective, you know, you pang kalahatan, pang general. No? Pang general siya. So, ibig sabihin ng general, marami kang pwedeng i-consider. Pero pag sinabi mong subjective, bro, palagay ko yung parking mo na nasagi mo na yung aking bahagi ng aking property. Pwede bang umalis, tanggalin mo? Yun ang subjective. So, to be less troubles in life, it's better to tell directly to someone. No? Doon mo, pag na-express mo yon, I think may iwasan mo yung salitang grumble. Because most of the time, people nowadays ay mahilig mag-complain. Napapansin ko sa lahat ng tao, ang hilig mag-complain ng mga tao. Ako, na-sample ko yan. Nung I learned to live in the our subdivision sa Crestwood. Meron akong kapitbahay na napapansin ko ay nagkukos siya ng yung dumi, yung kalat, kasi may mga halaman siya doon na tuma-over na at over na sa kalsada. Pag ganun kasi, lumagpas ka na, ibig sabihin, bawal na yun sa karapatan. No? Kailangan kasi within your vicinity. Ibig sabihin ng within your vicinity, doon lamang na sasakupan mo. Hindi ka pwedeng lumagpas sa boundary. Kailangan, mali lang approach ko kasi yung nakausap ko yung katulong. Hindi ko nakikita yung aking kapitbahay. So, nagbigay ako ng warnings twice. So, hindi nakuha. So, what I did, nagawa ko ng complaint letter. So, sabi ko, I have my evidence, pinicturan. So, the HOA came to our property, chinek, na verified, confirmed. You violated the rules of HOA. So, pinagsabihan ng HOA, and then what happened, they cut it. Wala silang magawa. Oh. Ang problema, kababayan ko pala yun. Oh. Sabi ko naman, nagkausap kami kasi naman hindi ko naman alam na kababayan kita. Ay teacher pa. Sabi ko, naku po. Nagkausap naman kami at we understand each other because teacher siya. So I suspect pagka teacher siya, ibig sabihin mataas yung kanyang understanding. And I expect yung kanyang professionalism is higher of being who he is as a teacher. So, yan ang ang dami kasi mga circumstances, lalo na ang mga Christian ang hilig talaga sa mga yung magmata, nakikita, tapos ichichismis mo yung nakita. Grabe sa Facebook, mapapansin mo. Magbasa kayo ng mga kaibigan nyo. Tingnan nyo ang buhay nila. Makikita nyo kung ano sila. Malalaman nyo. So, again, we are practicing yung control ng temperance. And ang instruction sa atin ay gawin natin kung ano ang tama. The way we approach somebody. Kaya nga, importante na hindi tayo mag-grumble because once you grumble, it makes you trouble. Tama? Ang hinahanap natin sa ganong konteksto ay away. Ika nga. Iniiwasan ko pa naman na sa lahat ng mga inaaway ko, iniiwasan ko rin naman na magkaroon sa ng sama ng loob. Kasi ayaw na ayaw ko sa lahat na meron sang sama ng loob kasi sumpa sa akin yun. Kasi back of my, kakagating ganyan, patalikod.
Oo. Oh, sasabihin niya, yung pastor na yan, ako. Yari sa akin yan. Ganyan yan. Kaya pag ako may pinapagalitan, of course, una, sinasabihan ko, in-explain ko. Sinasabi kong galit ako. Yes, I have to tell that I got mad, I'm angry. Pero the end of our discussion, I would say, pasensya na kayo. This is who I am as a person. And I explain it to you. Pinapaliwanag ko yan. Kaya pag ako sa una, siyempre, slow-low muna. Pag alam kong ano, depende kasi sa konteksto yan, paano, how you command and how you address it. But ako kasi, ayaw ko talaga ng ganon. Gusto ko, at peace pa rin tayo kahit napagsabihan kita. Yon. Kasi, mahirap may kaaway. You know, lumilit ang mundo ng tao pag may kaaway. I'm telling you the truth. Umiiksi buhay natin kapag meron kang kagalit o kaaway. Oh. Pero, hindi ko sinasabing perfect na ako, na wala pa rin nagagalit. Meron pa rin nagagalit. May nagsiselos pa nga eh. So, normal yon. But in the course of time, ang sinasabi ni James, ito ang instruction ko sa inyo. That you may learn to be patient in facing such challenges you have experienced in life. And you should not grumble. You should not complain. But rather, maybe the best advice is to pray and ask wisdom, what, Lord, should I do? So that I may not be tempted to approach somebody. Yun po ang tama. Kaysa pairali natin ang ating sarili and make it yourself, you know, showing to somebody na ganun ka. Kasi ang salita pong mahilig mag-complain na tao, ang nangyayari po, number one, frustration. You become frustrated. Kapag ang isang taong frustrated, ano nangyayari? Gulo. Nabubisit. Tinan mo yung galaw mo pag frustrated ka. Pag in-approach mo, nakasimangot. Frustrated yun eh. Pag binati mo, wala lang. Frustrated. Kaya pumapangit yung ating isip kasi nagiging frustrated. Yung frustration mo nangingibabaw. That is, you know, in psychology is very important. Nasa psycho kasi yan eh. Yung ating pag-iisip, and then too much negative, you will drive at yung emotions mo delikado. You know, it will cause trouble in your life. At yan ay magkakaroon ka pa ng sakit. You know, maaring cancer, maraming sakit sa pag-iisip, mahirap yun, di ba? Mapupunta ka sa Mandaluyong, di ba? Oh. So, alam naman gusto nyo doon, tumira. Ha? Doon, walang kaaway. Pero of course, you know, kausap mo, di mo maintindihan kung masa matino pang pag-iisip o aawayin ka ba. You don't know, di ba? Pangalawang nangyayari sa taong complainers, discouragement. Discouraged siya kasi ayaw niya. Ha? Ang taong discouraged, ano nangyayari? Alam nyo ba? In the course of your life, you know, a person who is discouraged, ha? Masama ang loob noon. Tama? Masama loob niya pag discouraged. Kasi hindi niya nakuha yung nais na gusto niyang nais na mangyari. Kaya na-discourage siya. Okay? Synonyms, pero different, you know, different scenario. Magkakaiba yan. Frustration, discouragement, magkakaiba yan. May kakaibang components yan. Kaya ang hirap pag isang tao, discouraged siya. Tatama rin yan. Mawawala ng gana ang isang taong discouraged. Tama po ba? Oo. Oh. Hindi ka sisipagin pagka ganun ang mindset mo. Ang mas mabigat, resentment. Sama ng loob. O,
Kaya kahit anong gawin mo, ah, kahit anong gawin mo buti, masama nga loob niya. Ibig sabihin, galit sa'yo. Kahit anong gawin mo, walang mangyayari kasi, you know, resentment. Nagtanim siya ng galit. And somehow, sabi sa Bible, yung frustration, discouragement, resentment, pinagsama mo, delikado yon sa puso mo. Makakagawa ka ng, sa psychology, makakagawa ka ng, ang isip mo ay nakakagawa ka ng mali. At what you think is can be done and you may act it. Yun ang mga problema. So, yan ang ano, ayan ang epekto na pwedeng idulot sa katawan ng tao. Kung tayo ay merong frustration, discouragement, and resentment. So, I guess, mahirap naman ang ganitong sakit. Di ba? Hirap gamutin yan. Tandaan nyo po, hindi kaya ng doktor gamutin yan. It's only by God's grace that somebody who have experience ang mga bagay na naranasan na ito ay hindi kayang gamutin ng doktor yan. It is by God's grace. It is by God's word na bawat nakasugat sa iyo ang tamang panggamot diyan, hindi kayang gamutin ng scars ng doktor yan. Ang kayang gumamot sa mga bagay na yan ay ang biyaya ng Diyos. Okay? It's always by the grace of God that all of us, you know, be healed and make it possible and God will be, you know, will bless you in your life. Last but not the least, I guess, sabi ni Kira Newman, I think I took it, yung iba kasi mga words dyan ay kinopya ko lang, by the way, no? Nag-search na ako sa Google ng mga ibang mga terms dyan na kinuha ko. Okay? But ito ay galing talaga kay Kira Newman. Sabi niya, sa kanyang libro, For Reasons to Cultivate Patience, paraan kung saan, paano mo mapapalago, you know, yung salitang patience. Ang sabi niya, having patience means being able to wait calmly in the face of frustration or adversity. Ibig sabihin, noong nandun ka sa, you know, nararanasan mo yung frustration, ay you can still, ano, you know, able to manage yourself, able, karoon ka pa rin ng kapayapaan because you discovered from God na sa biyaya ng Diyos ay mapapabuti ka. So, anywhere there is a frustration, talaga namang kahit sa kasalok ng mundo pumunta, hindi talaga nawawala yung salitang frustration, adversity, everywhere. But the point of view kay Kira Newman here is palagi kang binibigyan dito sa lahat ng nararanasan natin ay binibigyan ka ng opportunity na magamit, ma-practice yung mga bagay na tutunan natin sa buhay. That's what makes it beautiful in all of this experience na meron tayo. Kaya may magandang lessons na pwedeng ituro ang Panginoon. Last but not the least, ay out of this too, na you able to handle it and you able to manage it, may biyayang kalakip ang Diyos sa bawat pagsubok na ating nararanasan. Okay? And I guess hindi kinalimutan ni James yan, nabanggitin na mayroong pagpapala sa verse 11. Napansin niyo ba ang verse 11 sa passage na nabasa kanina? Na meron doon yung dalawang salita na ginamit ang Panginoon. Yung kanyang compassion, yung kanyang mercy. Tama ba? Is it written in the text? That there is a mercy, there is a compassion of God. Nanggagaling sa Diyos yon, yung awa. Kaya nga, sabi nga natin minsan, diba, may kanta pa nga, hindi ko alam kung naalala pa yung kanta na nasa Diyos ang awa, nasa tao dala. Madaling kantihin yon, pero malalim ang kahulugan nun. Ah, diba, madalas natin sabihin yan, diba?
ang mga Pilipino, ang hiling nito eh. Sasabihin natin, pag may nararanasan kang pangit, bahala na Diyos sa'yo. Di ba? So meaning, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. It's hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. You cannot separate two words. Inseparable sila. Kasi pagka gumalaw ka, magkakaroon ng awa ang Diyos sa'yo. Ibig sabihin, pagka ginawa mo yung tama, ang Diyos ang bahala sa lahat. Tama ba? Oo. Kasi kapag may ginawa kang mabuti, ang Diyos ang magbabalik ng kabutihan na yan. Ranas ko na yan in all my life. At even my wife experience also yung mga bagay na sinasabi ko. Okay? So, at the end, masarap pakinggan sa isang Kristiyano sasabihin niya, my son, my good and faithful servant. You know, look at Matthew 25:21, sinabi yan, you know. Sasabihin niya, well done, you know, you're able to handle it, you keep it, you're strong, you become strong. Diba? Ang sarap sa pakiramdam pag nagtatagumpay ka. Tama ba? Diba, during your malapit nag-graduate si Rika, and I think she will felt the right emotions pouring after 4 years he's been through to just finish in her studies, no? Just to finish. You know, when I, masarap pala ang feeling ka nagtatapos, no? Pero, kaakibat sa tagumpay mo, may iniisip ka na, ano kaya magiging future ko sa labas? Tama ba? Tama ba, Rika? Meron ka bang ganung kaisipan? Ano na kaya ang susunod? Ano na ang magiging next journey ko after my 4 years in college? When I received the kalupag, valedictory or salutatorian. Nako, ang sarap pala sa pakiramdam nyo. Oo. Pero kung sasabihin na, last time kasi, gumaduate ako yata, na-awardan ako na most, I think most pasaway. Kasi si Mr. Shera galit na galit sa akin. Kasi muntik na akong hindi makagraduate kay Sir Shera sa CAT ko. Dahil pasaway ako noon, dahil dinisobey ko siya. Niligawan ko pa yon para lang pinuntaan ko pa bahay, para lang kahit hindi ko alam ang bahay. Dahil gusto kong graduate, kailangan ko siyang ligawan. Kailangan ko pang susuyuin. Nako, paano pa, pahabol-habol pa. Nako, diba, kunwari, gusto na pero ayaw pa. Kailangan ko pang ligawan. Just to, kasi 74.4. Eh, kung gagawin niyang 74.5, di passing 75 na yan, di ba? Sabi ko, lupit mo naman. Gagraduate na ako. Pahirapan mo pa ako, sabi ko. So, those moments, you know, when you napagdaanan mo yung hardship, and then now you will enjoy the blessings that God has prepared for you. It's a very, you know, it's a very good, you know, journey that somehow you will appreciate it. At it's a great joy that you reach and you receive, you know. At ang sarap din naman na binibigyan ka ng mga awards, ba? Sarap noon. Pero when I was seminary, I tried to pursue yung gusto ko sanang gumraduate with honors. Makuha ko sana yung second to the president na award, cum laude. Nakuha ko na sana ang cum laude. Problema, itong professor, may isa akong subject kasi na nabanas ako kasi nabaliktad ako. Imbis na yung thesis ay yung term paper ko na ginawa, tapos na ako. May isa akong classmate na, you know, senior. Naawa naman ako. Sabi niya, busy ako, you know, classmate. Di ko talaga, pwede bang yung papel mo, basahin ko, tingnan ko, at edit ko na lang. Sabi niya. Sige, basta hindi ako mapahamak, ha? Pala,
yung pala, kung ano yung ginawa ko, ginaya lang. Sabi ng professor ko, Pastor Johnrey, I read that you copied the other, ano, your classmate. Really? I submitted first. Sabi ko, I submitted first. Oh. Yeah, but you know, he's the senior. And what do you expect from the senior? Nako, sabi ko, malaki yata ang issue yun. At gumawa pa ako ng ano para lang ma-resolve yan. In other words, dahil doon ay nagkasundo na lang kami na umamin naman siya, pero hindi niya maamin yung toong nagkopya siya. Pero tinanggap ko pa rin kasi senior eh, no? Pero itong kinukwento ko, namatay na yun. Wala na. Pero alam ng buong almost some of seminaries na ginawa niya yun. Eh di, ibig sabihin, yung cum laude ko na blanco. Nawala. Eh di sana, exempted sana ako sa civil service. O, di ba? O, di ba tama ba? Civil service, di ba? Pag cum laude. O, sarap sana sa pakiramdam. Kailang nawala. Pero, ako pa rin nagpapasalamat for the learnings of life and what, you know, kung ano man ang na-grant, natapos. It's all the blessings dahil nakatapos naman ako ng walang utang at naka-withdraw pa ako ng kakaunti sa seminary because of my work na ginawa. So, it's really a product and a fruitful. You know Job? Kailan si Job? Diba? Sa Bible, sa Old Testament, si Job ang pinaka-the-best example ng lahat ng pagkadismaya at pangit na naranasan. Ay si Job ang pangit na naranasan sa buong history ng Biblia. Dahil kinuha ang kanyang mga anak, kinuha ang kanyang kayamanan, kinuha pati siya, and all the challenges, difficulties in life, na pinakamabigat na challenges, it was Job, ang pinaka worst na nakaranas ng kapangitan ng buhay, si Job po yun. Oo, sa lahat ng Biblia, dahil in the Bible, ay siya lamang ang pinaka-malupit na hinarap ang pagsubok. But on that event, diba, namatay yung kanyang kalusugan, nawala, family, wealth, and even friends, no? But after that, ay pinagpala siya ng Panginoon, higit pa sa kanyang imagination. At ibinalik ng Diyos yung mga nawala sa kanya. Tama po ba? Yung sinasabi ko na may awa ang Diyos dyan. At hayaan nyo lang because you don't know kung anong kailan ang oras ng Diyos ng pagbibigay niya ng pagpapala sa atin. Kaya minsan naranasan ko, I can testify that many times that the fruit of the labor and the blessings that I experience in life, talagang hindi ko, it's a greater joy that we experience those things, you know? I think ang pinakahuli kong marami na kasi akong blessings din na natanggap sa Panginoon na talaga namang in-extend niya kahit sa iba, sa mga iba kong kaibigan, kamag-anak, ay talagang in-extend ng Diyos ang pagkapala. So, naranasan namin ito. Kaya nga nagtataka yung iba, bakit meron ako nito is because di nila alam, nagtanim din ako. Kasi kung hindi ka tatanim, hindi ka mag-aani. Ama ba? What you sow is what you reap. And you reap what you sow. Kaya po ako umaani kasi nagtanim po ako ng mabuti. Yun po ang ibig sabihin noon. And so it's a good thing that in all the previous life you experience, you know, yung mga kung paano ka maging patient sa lahat ng mga struggle mo, it's worth it. And it's a fulfilling. Kapag fulfill ng isang tao, 100% po yun sa Diyos yun. Kasi nadama mo ang mabuting pagpapala
ng Diyos sa buhay mo. At lahat po tayo ay walang pinipili ang Diyos. Lahat po tayo ay pinagpapala niya. Okay? And wait for your time. Magtanim ka lang ng mabuti. Hayaan mo ang Diyos ay magtanim din ng mabuti sa iyo. Because God is compassionate, God is merciful, and He will always bless His people no matter what the cost. Ganyan po kabuti ang Panginoon. He will vindicate His people at alam niya gagawin niya yun. Because God said na He will do it, sabi niya. So, that's the promise that the Lord ay kasama at kaakibat ng kanyang sa ating mga pagsubok ay merong pangako ang Diyos sa buhay natin. And we thank God that all of us hanggang ngayon ay nanatili pa rin kayo at ang inyong katapatan ang Diyos ang magsupli. No? Sa inyong paghihirap, sa inyong pagsasuffer, ay ang panalangin ko ang Diyos ang magbigay kung ano nararapat para sa inyo. And with that, ay ang Diyos na ang bahala ng lahat ng mga bagay kung ano nakakabuti para sa atin. And so, we thank the Lord and we thank you and have a blessed Sunday to everyone. God bless us all. So, na-bless po ba kayo sa ating mensahe sa umagang ito? Oo, ako na-challenge. Nasubok talaga ako. Konting background lang kasi may nag-part. Parang, ewan ko, pinaparinggan ako ni Pastor eh. Pero parang ako yun eh. Sabi ko, ouch! Sakit! And tama naman siya eh. Nakakatuwa at nakakainis kasi bilang isang Kristiyano nga tayo dapat mas maraming pag-ibig sa ating kapwa. Pero yung context ko doon, i-justify ko yung sarili ko. Tatlong beses na kasi. And gusto ko lang siya makausap, actually. Gusto ko lang siya makausap para magkaalamanan, para makausap siya na maayos. And na-realize ko kanina, habang nandun ako sa baba, I was contemplating to the message of Pastor Johnrey about patience. Na-realize ko nga na yung maturity natin parang mababaw pa pala. Tayo dapat yung mas maraming ano eh, pag-ibig sa ating. Sabi nga, love your enemies, love your neighbors, and yung grace nga na pinag-uusapan natin. And I was really challenged to be humble, to be more humble. I was humbled in the message, and I realized that, ano eh, parang ano eh, diba, minsan feeling natin we are so entitled. Na although tayo yung agribyado, pero again, you have to show more love eh, even to the unlovable. So, yun. Medyo na tinamaan ako doon. Tagus-tagusan ako eh. Kaya, sayo, ayaw ko na mag-church. Gusto ko na mag-walk out. Pero, sabi ko, praise God for this message because na-realize ko nga na we need to have humble ourselves. Kasi di mo, wala kang patience sa ibang tao pag you will not humble yourself. Eh. Humility is the key to be humble. And, yun. So, kanina galit akong pumunta dito eh. Pero, ngayon parang, oops, sorry Lord, o nga pala. Kristiyano nga pala ako. Tapos na-realize ko, oops, patay. Pastor nga rin pala ako. Sabi ko, si Pastor, ako yata pinapatama ni Pastor na nagpipris-pris, tapos iba yung ugali. Patay tayo nito. Aray ko. Pero, I really praise God that, yun nga, kasi minsan din natin ma-realize, diba, kung wala mag-aaral sa ating ibang tao. And, I really praise God to the message this morning. So tayo po ay dadako ngayon sa ating text and offering. May I ask our my beautiful one and only wife to lead us in our text and offering. Wait. Let me read you a verse in the
Bible found in Leviticus chapter 27, verse 30. And it says, "And all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy to the Lord." May I call on the ushers? Satisfy our every desire and need. Your word says that we should give honor to you with the first fruits of our wealth. Accept our tithes and offerings as a gift of worship to you. Multiply what we give for the growth of your kingdom. In Christ's name we pray. Amen. Good morning, everyone. Good morning. Today, we will celebrate Grandparents' Day. May mga gift tayo sa grandparent. Kaya mayroon akong in-expect na hindi dumating. Okay, I'm calling Sister Mildred to come here. Sister Mila, come here. Sister Teresita. Michael, diba? Okay. Then, bibigyan ko tayo, pag-pray tayo mamaya, mag-shoot. This is for you. Eh, ano mo ha? Ganun mo. This is for you. Anong gusto mo si it? This is for you. Asaka, this is mine. Ang isa hindi dumating eh, kaya, ganun, pag-ano tayo. Ipag-pray tayo ni Pastor Mickey para sa, Pastor Johnrey pala. Ipag-pray tayo para sa mga lola, tapos i-ganun natin ang ating mga gift. Tayo po ay manalangin sa mahal po kami sa panalangin. Panginoon, today we honored our grandparents in a way that cultivate their hearts to do more good and have strength. And we pray that as you are using them to your ministry, I pray for growth and fruitful service in your kingdom. And I pray that you always bless them and bless their health and give more wisdom and more patience. Yes. The way they live. And I pray that you always give more life to them to enjoy your creation, to see their grandchildren live, and that they can advise more from this generation. Thank you for their life. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Bye. Amen. Picture, teka sandi, picture mo ka. May pera to, ang laman. One, two, three, smile. One more, one, two, three, okay.
Okay. Thank you po. May perang laman yan. Para pag yung feeling matanda na. Or since... Oh, wait. Sa inyong lola, lola. Okay, may we stand up as we receive the benediction? Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. Let's sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise him, all creatures here below. Praise him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Okay, you may sit down po muna in a few moments. Again, after po nito, meron po tayong lunch fellowship sa baba, so huwag po kayong mawala. Next po, in our upcoming event, every Friday po, inuulit ko po, I am inviting you to join our digital prayer meeting. Sinunod ko na po yung advice. So, imbis na 1.5 hours or 2 hours, ay 1 hour na lang po tayo sa ating prayer meeting. So, I'd advise you to join us. I encourage you to join us po so that we can pray for our church, we can pray for our nation, we can pray for our schools, our families, our businesses, our ministry, and syempre yung mga kanya-kanya natin mga prayer requests. Yan po, kami po last Friday. So, I hope po makasama namin kayo this Friday night, every Friday night po yan at 7:30 p.m. via Google Meet. So sa mga estudyante, huwag kayong masawa sa Google Meet kasi yan lang yung paraan natin na tayo ay makapag do our meetings and mga iba pang ministry natin. So, yun po. Next po is every Sunday po at 10 a.m. in the morning, meron po tayong Sunday worship service. At later po, in this afternoon, meron po tayong NYI meeting para po sa sports test. So, kung gusto nyo maglaro ng basketball, gusto nyo maglaro ng volleyball, kung gusto nyo maglaro ng chess, table tennis, badminton, yun po, COD, LOL, ano ba yun? ML pala, LOL. LOL, ano yun? Hindi pala LOL, ML pala, sorry. So, invited po kayo to join us to participate para po makalaro tayo sa, kasi, kailan ba yung ano? October, ano na? October, ano yun? 8? October 8 or October 24 po ang ating Zone 5 Sports Fest. And ang ating district? November na po ang ating district Sports Fest. Kung gusto niya ating makasali po at you want to join us, please participate at huwag kayong mawawala kasi may requirements po tayo na pag hindi kayo nag-church madalas or hindi kayo, puro absent kayo sa church, ay hindi po tayo pwede maglaro sa sports kasi hindi po yun yung ano natin. Ang ano natin is yung mga tao po, yung mga bata, is maano sa church, saka tayo maglalaro. Hindi yung kumukuha lang tayo ng bata para maglaro, para doon. And syempre, isa po, NYI service po natin. Pero ngayon po, wala tayong NYI service kasi may NYI meeting po tayo para sa ating mga kailangan pag-usapan po. And next po, ministry opportunities. Kung gusto nyo po mag-participate in our ministry opportunities, opening prayer, welcome greetings, praise and worship, scripture reading, and tithes and offering po are ready and available for you to join para po ay magamit kayo sa ating ministry. Again, don't just go to church, but be the church. And I think, okay na ba pa si-announce yung feeding program? Yung feeding program doon sa ano, hindi pa? Huwag muna. Okay. So, anyway, magkakaroon po tayo ng isang malaking feeding program. So, please pray for that. Pinaplano na po, nakikipag-coordinate po tayo para po maging partners natin yung mga lugar na yun. Next po,
Siyempre, happy birthday po sa ating mga birthday celebrants. So, nag-birthday na po si Ronald Nava noong September 4. At today po, happy birthday po kay Angelica Rihis, September 11 po. And yours truly on September 18 next Sunday. Ah, puro Sunday pala tayo, no? Galing. Dapat may ano kami, one time, big time na ano. So, you know, happy birthday sa amin. May God bless you. And hopefully, ay magkaroon tayo ng fellowship po. Next po. Ayun, maraming salamat po. Tayo po yung bumaba. At tayo po yung mag-fellowship sa baba in our lunch fellowship po. God bless you po. Happy, have a Sunday. Blessed Sunday morning po. And maraming salamat po. On behalf of our church, Light of the Mountain Church of the Nazarene, we hope that you have been encouraged, motivated, and challenged at the same time. And if needed, rebuke out of love so that we can align our will to the will of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. God bless you po. Stay safe and see you next time.